So, ito yung door trim natin. Ano natin, alisin itong triangle dito sa taas na trimming. Ilayin lang siya. Yun. Ilock lang siya sa likod ito. So, ito lagi natin doon. Safe natin doon sa loob ng dashboard. So, kadalasan natin isa or dalawa yung tornado ng dalawa. Ang pinaka-konti na nakita kong ginawa natin na door trim. Isa ditong screw tsaka dito sa loob isa. So, dalawa total. Alisin natin ah. So, dalawang screw. Ito na rin lalagay sa may cup holder para hindi mawala. So, wala na halos sa mga halos dyan. Kundi, puro ganitong klase na lock sa bawat grid. Sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga walong clip. So, kadalasan ginagawa ko, kinakapa ko yung parang hilahang kasi sa ilalim. So, so, ito ba ako ng start? Ito. Boom! Ito siya. So, tanggal na siya. Medyo nakalakta kasi dito. Parang hindi na yung pala siguro nabubuksan. Yung iba kasi, yung mismong parang rubber trimming dito, nakasama dito sa door trim. Ito kasi, nakahiwalay. So, kaya medyo mahirap siyang tanggalin. Hindi kaya na ibang sakyan, nakasama na agad dito yung parang goma. Pagka iangat mo, sasama na lahat. Ito, may nakakagat pa rito mga laklo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, siguro. Sa loob niya, may isang socket, aalisin mo, yung para sa power window. Aalisin mo, pipinit lang siya, maaalis agad. Kakapain lang natin siya. Itong parang clip na to, ayun yung sinasabi ko sa inyo. Yung kasi iba, nakalagay na dito agad yung rubber trimming. Ito kasi nakakawit dun sa dito sa door trim. Ayun, yung goma na iiwanan. So, ayun yung sinasabi ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo yung clip niya. Pag may nawala isa dyan, magbabibrate siya. So, ingatan lang natin, huwag masira o dapat bumili tayo ng kapalit. Pag dahil nasira. So, tabi muna natin itong side door. Okay. Sa sakyan. So, ayan siya. Ganyan yung itsura niya. So, makinis na makinis pa yung goma niya. Ibig sabihin, hindi pa ito nabubuksan kahit isang beses. So, tatanggalin natin yung speaker lang, tapos itakabit natin itong Audison. Isang 1, 2, 3 na screw lang. Gagamitan natin siya ng drill. Kasi yung dating butas nung kadalasa pag nagpapalit tayo ng mas malalaking speaker. Mas malalakas sa watin si speaker. Kailangan natin ng ilagyan ng itong mounting na to. Para wag tumama itong magnet sa salamin. Kailangan ilabas ng konti. So, mamaya papakita ko sa inyo kung ano itsura ng magnet ng nitong mataas na wattage saka yung factory natin na speaker. So, tara, buksan, alisin natin. So, as expected, ito yung original. So, mababa yung watts ko. Mga 20 watts lang to. Ayun lang yung magnet niya. 20 watts. Tsaka tingnan mo yung itsura. Yung low quality lahat yung itsura nung papel. Lahat. Sobrang gaan. Halos walang weight. Papel na papel. So, with comparison sa Audison, multi yung ano, dumping niya. Ayan, damper. Tsaka yung
magnet sa likod. Ayun yung comparison ng magnet nito, na ito is 2210 watts compared sa 20 watts. Ayun yung comparison ng magnet. So definitely ito ang kakabit natin sa kanya. So tara, kabit natin. So ganun lang din yung procedure. So ito na, kabit na natin na tornilyohan na sa tatlo. So kakabit na lang natin siya. Babalik natin yung socket ng isa para sa power window. Check. Ayan. Tapos ito yung tricky dito, medyo hindi ko alam kung bakit pinagkulahiwalay pa kasi ng makeup. Tapos yung plan dito na dalawang tornilyo. Bali na testing ko na to kanina bago ko isara. Bago ko isara mas maganda kung mapatugtugin niyo muna, baka mamaya hindi ito matugtog eh. So ayun lang guys, ganun lang siya kadali. So pack up na tayo ngayon. Okay na, ganun ang vibration. So ganun ako, please subscribe na lang sana para sa more videos to come. Sa kabila kung magkamaka. Bye bye guys.